Magandang araw mga kaibigan at welcome back muli dito sa aking YouTube channel at sa aking munting backyard. So mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa ginagawa kong breeding pen. So ipapakita ko sa inyo yung progress ng nagawa ko na. Pero bago ang lahat ng yan, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Tara mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo. So ito mga kaibigan, nung nakaraang vlog nga wala pa tong pintuan. So yung kalahati pa lang yung nandyan. So nalagyan ko na rin nung sa ibaba at nung pinto. So ang ginamit ko dyan mga kaibigan, kawayan lang at saka yero doon sa ibaba nya. So ayan mga kaibigan, simple lang yung pintuan. Tapos nilagyan ko ng bisagra. So pasok tayo doon sa loob. So nandito na tayo sa loob mga kaibigan. So ayan yung itsura ng ating pinto. So okay na to. Bali ang gagawin ko na lang dito ngayong araw, lalagyan ko ng apunan yung ating mga 2 months old na Rhode Island Red dito sa part na to, para sa gabi may tutungtungan sila at hindi lang sila nasa lupa. Tapos pagkatapos ko lagyan ng apunan mga kaibigan, bali lalagyan ko na ng panibagong ipa. So nakakuha na ako nung nakaraang linggo pa. So yun yung ipapalit ko dito sa ating beddings. So mamaya mga kaibigan, kapag natapos ko na, ililipat ko na sila dito para makita nyo. A few moments later. Ito na mga kaibigan, nakumpleto ko na yung mga kulang dito sa ating magiging breeding pen. So ayan na yung pinaka tapakan nila sa gabi, yung apunan. Then nalagyan ko na rin ng ating ipa hanggang dito. So na-disinfect ko na rin yan. Kaya pwedeng-pwede ko na ilipat yung ating mga 2 months old na Rhode Island Red na dark. Ito na nga mga kaibigan, yung magsisilbi nilang breeding pen kapag sila ay lumaki ng 5 months old. So dito ko na sila papalakihin para masanay na sila dito. At kapag nangitlog sila, lalagyan ko na lang ng nesting box dyan. So ililipat ko muna mga kaibigan para makita nyo sila. A few moments later. Ito na sila mga kaibigan. So nailipat ko na. So ang gaganda na ng kulay nila mga kaibigan, no? So on dark. So 2 months old na nga nila ngayon mga kaibigan. So probably mga May o June, magsisimula na silang mag-itlog dahil mga 5 months to mga kaibigan, iitlog na. So yung nabili ko kay Sir Robin na 11 heads, bali ang babae doon 8. So ayan kung nakikita nyo yung pulit na yan, no? Hen yan, ang ganda ng kulay mga kaibigan. So yung mga nakikita nyo may mga palong na malalaki na, so doon sa palahi ko yan mga kaibigan. Bali doon sa 8 heads, isa lang ang hen. So ang daming lalaki, kaya kung makikita nyo, parang maraming lalaki pero doon lang yun sa palahi ko. Yung nabili ko kay Sir Robin, panalo ako doon dahil 8 ang hen. Ayan mga kaibigan, itong mga to. So ayan yung mga hen natin, ang gaganda. So isang tip mga kaibigan para mabilis lumaki ang inyong mga alagang manok. So kailangan doon sila sa stress free na kulungan o range. Kapag lagi kasi silang nabubulabog, lagi silang tumatakbo o nagugulat, so nai-stress yung mga yan mga kaibigan. So hanggat maaari, kung may mga bata sa inyong bakuran, huwag nyo silang palapitin masyado sa inyong mga manok. Dahil kapag nabubulabog sila, nagliliparan sila, nagtatakbuhan dyan sa loob ng ating kulungan, so maaari pa silang ma-injury o mapilay. So yan ang isang tip ko mga kaibigan. Kaya tignan nyo sila, oh. Ang bilis ng kanilang paglaki dahil hindi sila nai-stress. So mga kaibigan, pupunta naman tayo doon sa ating brooder area.
at ipapakita ko sa inyo yung susunod na batch na ibababa ko. So tara mga kaibigan. A few moments later. Ayan mga kaibigan, binaba ko na sila sa lupa. So maganda yan dahil wala nang aaway sa kanila na malalaki. Dahil nung nakaraan na sinubukan ko silang ibaba dyan mga kaibigan, hindi sila makakain ng maayos at hindi sila makainom. Dahil sa tuwing lalapit sila doon sa inuman, naaway sila nung ating mga 2 months old. So sila na muna ngayon ang dito sa loob ng ating brooder area para mabilis ang kanilang paglaki. So nagsisimula na rin kasi silang magtukaan sa loob ng kulungan mga kaibigan. So ganyan ang manok o ang sisiw kapag nasisikipan na sila sa kanilang kulungan. So dahil wala na silang magawa, nagsisimula na nilang tukain yung mga kasamahan nila. Kaya kung napapansin nyo, nagdudugo yung kanilang mga palong, yung kanilang balat, o kaya yung kanilang mga balahibo ay nalalagas dahil yun yung pinagtutuunan ng pansin ng ating mga sisiw. So nabanggit ko nga din mga kaibigan na color blind yung ating mga manok. So ang nakikita lang nilang kulay ay kulay red. So habang nagdudugo yung parte ng katawan ng kanilang kasamaan na sisiw, so mas lalo nilang tinutuka yon dahil nakikita nila yung kulay pula. So kung napapansin nyo mga kaibigan, yung ating mga waterer, kulay pula yung kanyang takip. Yan yung kulay na kanilang nakikita. So isang tip yan mga kaibigan para hindi mag-away-away yung inyong mga manok o sisiw sa loob ng kulungan. Mga kaibigan, nakita nyo nga yung ginawa ko sa aking breeding pen. So hinati ko nga sa gitna. So ginawan ko ng paraan yon dahil dumadami na yung mga sisiw. Tsaka kailangan ko na rin ilipat yung mga 2 months old na Rhode Island Reds natin para hindi sila magsiksikan doon sa brooder area. So mainit na nga yung panahon mga kaibigan, kaya kailangan ko mag-adjust sa brooding. Lumilipad na sila doon sa mga ibabaw ng brooder cage natin mga kaibigan. So nadudumihan na yun, natataihan nila. So nakita nyo mga kaibigan, mabilis lumaki ang mga sisiw at manok natin kapag hindi na i-stress. Tsaka yung sinabi ko nga pala mga kaibigan na 1 week old na mga sisiw, nabili na po yon, nabayaran na rin. So ang shipping po nun is sa Friday sa March 26 papuntang Mariveles, Bataan. So maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na suporta. Shout out naman tayo. Shout out kay Jojo Alcantara. Shout out kay Jun Pele from Indang, Cavite. At shout out kay Jong Edrolin. So maraming salamat mga kaibigan. Sana may napulot kayong munting aral sa aking mga videos. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga videos. Stay safe. Hanggang sa muli. God bless us all.